Yan po, nakalagay na po siya. So, yan, nakikita nyo po, meron pong maliit na bubbles. So, itutulak po natin yan. So, saka, bubuksan natin yung kanyang bleeder. Yan, para magkaroon ng butas at makapasok po yung bagong mineral oil, mga guys. Yan, so bago po magsimula ang ating video, pa-subscribe naman po mga guys, then pa-click ang notification bell para updated tayo sa lahat ng aking video mga guys. Yan. And so ang brake set na to ay M446, BR-M446, so medyo lumang-lumang brakes na. Pero same lang din naman kung paano pinapasok yung mineral oil. So ang pagkakaiba lang ay iba po yung tools na gamit. So sa MT200, Allen wrench po siya. Pero yung mga tools na gagamitin, mineral oil, same lang din ang pag-install, same lang din ang pagtanggal. So, kailangan may tools ka talaga. So, yan. Sisimulan natin mga guys. Yan. So, ang pinakaunahing gamit o gagamitin natin yung mineral oil. So, nabili ko po siya. Ang sukat ko nito ay 60 ml. 180 pesos lang po. Yan, 180 pesos. So, Shimano Hydraulic Mineral Oil. Yan, 60 ml. Yan, bagong-bago pa po yan. Yan, so ito naman po ang kanyang bleeding container. So, ilalagay po natin ito sa ibabaw sa may lever po mga guys. Yan, so dito po papasok yung mineral oil. May ipon. Nakikita nyo po kung may bubbles na lumalabas. Yan, so makikita nyo po mamaya kung paano po gagamitin ito. Yan, so dito naman tayo. Ito po yung syringe niya, yung pang pump ng mineral oil. Then ito po yung hose na ginagamit. So itong sukat ng hose na to, same din po sa mga bagong brakes ngayon. Basta Shimano po mga guys, yan. Basta Shimano po. Same lang po yan, yung butas niyan. So parehas lang po yung ginagamit. So yung isang tools din, ito, same lang po. Basta Shimano po mga guys, papasok po yan. Siyempre, hindi mawawala ang Allen wrench. Yan, Allen wrench po. Kailangan lang po natin dito is 5mm lang po. Yan, nag-iisang 5mm lang po para pang-adjust dun sa lever or kung need tanggalin ang caliper. Yan, so para makita po natin na sakto-sakto po yung paglagay natin ng mineral oil. Tsaka compress ang piston mo guys. Then ang open range na 7mm mga guys. So kahit yung mga bagong modelo ng Shimano ngayon, makikita nyo po meron pong 7mm. Sa mga higher end na lang po yun mga guys, makikita nyo po sa Z, Shimano Z, minsan sa XT o sa XTR po mga guys. Yan, ang 2019 model po ng XTR ay ginagamitan pa rin po ng 7mm tools. Yan, so ito po yung nag-iisang tools na gagamitin. Nag-iisang yabe lang po. Yan. Ang modelo po ng brake set na ito ay BR-M446. So yan po yung pinaka matagal ko ng brake set. So gamit ko pa rin ngayon. Yan. So simulan natin ang pag-bleed na ito mga guys. Yan, so mga guys, simulan natin yung lever. So dapat ang lever ay pantay po. Yan, luluwagan po natin. Yan, so dapat nakaangat po siya. Yan. Yan. Then pag nakapantay na siya, yan, so nakaangat na po siya. Ganun na po. Ang gagamitin natin ay 2.5mm mga guys. Yan. Para dito po sa yan. Sa kanyang leader cap. So luluwagan po natin. Yan, nakita niyo po tumunog. Yan, narinig niyo po tumunog. Yan, luluwagan natin hanggang sa matanggal siya. Yan po yung itsura ng loob niya mga guys. Yan, so
mukhang may laman pa naman, pero kailangan natin palitan kasi baka madumi na. Mga guys, yung loob niyan, may thread po yan. So, ipapasok po natin yung thread nito. Nakikita niyo po yung thread. At meron po siyang gasket para hindi mag-leak pagka nakaroon na po ng mineral oil. So, ipapasok po natin. Pumasok na po siya. Tamang higpit lang po. Tingnan natin kung malinis. Yan, so mga guys, ito po yung kanyang bleeder. Ang sukat po niyan ay 7mm po mga guys. Yan. So pumasok na po 7mm. So bago po natin bubuksan siya, ilalagay muna natin tong bleeding kit natin, yung hose. Yan, napapansin nyo po. Yan. Yan. Pumasok po siya dito. Yan. Napasok po siya. So, saka po natin siya luluwagan. Yan. So, ang pagluwag po niyan ay counterclockwise. Ayan, lumuwag na po. Ikot na po natin. So, ang gagawin natin, yan. So, naluwagan na po natin siya mga guys. Kahit ikutin nyo na po siya, naiikot na po. Ayan, gamitin po natin ng tools. Hindi naman po siya sobrang luwag, so dapat lumuwag lang siya ng konti. Then open na yung nasa ibabaw, yung sa lever. So ang gagawin lang natin mga guys ay hahatakin natin to para mahigop natin yung mineral oil na luma. Higupin natin yan. Napakadumi po mga guys. So, nakikita nyo po. Sobrang dumi po siya. So, mahatake na po natin para matanggal po ang mga dumi. Lagyan natin ng panibagong mineral oil mga guys. Para malinis na malinis po ang mineral oil. Yan. So bumulaan siya. So wala na po siya. So bumulaan na po siya. So ayan. Kita nyo po nagbula na. So wala na po siyang laman. Yan. Yan. Then hihigpit na natin siya ulit mga guys. Hihigpitan ulit natin. Yan, so mga guys, ito po, magsasali na tayo ng mineral oil dito sa ating bleeding kit. Yan mga guys. Yan, magsasali na tayo dito. Buksan po natin. Yan, so may takip pa siya dito sa ibabaw. Yan. Then, kukuha po tayo. Tinapo na po natin yung luma o yung madumi na mineral oil. So, kukunin po natin itong bago. Napakalinis po. Yeah, so hindi naman siya mauubos, pero kailangan kumuha tayo at isa kahit sa 1/2. Ako po kasi sinusobrahan ko po talaga yung pagkuha para siguradong mapu-pull out mo siya. Mapipill up mo pala. Yan. Yan. So ang mangyayari, ang gagawin mo dito, meron po siyang ayan, parang may malaking bubbles dito sa loob. So meron po ditong laman. Gagawin mo, sihigupin mo muna. So, pupul mo muna siya. Pag pull mo, so ang gagawin ay pag wala nang laman yung sa ibabaw, saka magpupush. Dahan-dahan lang bumalik. So, kailangan mawawala po yung empty po na kasama or yung bubbles niya.
agad mo hanggang sa pinakadulo. Magtira ka ng konti para dun sa bleeder nung caliper. So, hindi natin papasok yan para hindi umapo yung mineral oil. Yan, so ayan po, ilalagay natin dito sa bleeder niya, bleeder ng caliper, yung hose. Yan po, nakalagay na po siya. So yan, nakikita niyo po meron pong maliit na bubbles yan, so itutulak po natin yan. So saka bubuksan natin yung kanyang bleeder. Yan, para magkaroon ng butas at makapasok po yung bagong mineral oil, mga guys. Yan yung bagong mineral oil. So, luwagan natin ng konti. Then, push natin yung ringgilya. Napansin nyo po, papasok po yung bubbles dun. Yan. Push lang po ng push. Yan, ito po yung daliri ko. Push po natin ng dahan-dahan. Ayan, dahan-dahan po siya. Pumapasok na po sa loob yung mineral oil, mga guys. Ayan, so yung kaninang pinakita ko, ito po yung mangyayari sa kanya. Ayan, so ayan, empty pa po siya. Nakikita nyo po, mga guys. Empty pa po. So ipupush ko lang yung ringgilya para mapuno po ito, magkakaroon po ng mineral oil yan. Yan, so lumabas na po yung mineral oil. Yan, lumabas na po yung mineral oil. Yan, nakita nyo po. Yan. So walang bubbles po. Yan, wala po siyang bubbles. Yan, so okay na po, mga guys. So wala siyang bubbles na nakita or ano. So ibig sabihin diyan, full fill up na po yung loob ng mga hose, yung lever, tsaka caliper. Yan, so nakita nyo po, ubos po yung mineral oil, mga guys. So itong hose na lang po ang meron. So tapos na po dun sa ibabaw. Then higpitan na po natin ulit yung bleeder. So naigpitan na po natin. Make sure, mga guys, yung mineral oil ay hindi po tumulo sa brake pad or sa caliper, ha? Kasi mawawalan po kayo ng preno or magiging maingay po pag namimreno ka. So mangyayari doon, magiging contaminate yung brake pads ng oil. So pag pinipreno mo, minsan wala talagang preno or napakaingay pag pinipreno. Yung parang bumubusina ka habang pumipreno. Yan. So dito tayo sa top, nakikita nyo po, andan po yung mineral oil. So open pa po siya. So try nating i-press ang lever. Yan, napapansin nyo po. Yan, yan po yung pinaka punong-puno po siya, mga guys. So ang pag-press mo is konting press lang. Yan na po. Yan. Yan, so ito ang partner niya. So ilalagay natin po ito, mga guys, dun sa gitna. Pantaki po. Para pag tinanggal natin, eh, hindi po tutulo yung mineral oil papunta dun sa ilalim pag tinanggal natin. Sa kanyang container. Yan. So liwagan po natin, mga guys. So punong-puno po siya, nakita niyo po. Ilalagay natin siya ulit dito. So natanggalin natin yung cover. Tutulo na po siya. So, sayang po ang mineral oil, mga guys. Napakamahal po. Yan, so mga guys, punong-puno po siya. Ayan. Nag-uumapa po ng konti. Ayan, pupunasan po natin, mga guys. So ibabalik na po natin yung bleeder cup. Yeah. Sa kanyang bleeder
natin. So, gamitin natin ang 2.5. So, masigip na. So, okay na po siya mga guys. Ayan, nakikita nyo po. So, maganda na po performance yun. Parang XT po pag pinitreno. Ayan, so, tapos na. Okay. Good job na po ito mga guys. Ayan, so mga guys, tapos na po ang ating pag-breed ng hydraulic brake set. So, sana nakatulong po sa inyo to. Ayan, so, pagka medyo malalim na, pwede mo namang palitan na kaagad or baka brake pad lang ang may problema. So, sa susunod nating video, papalitan natin naman ng mga brake pads ng bisikleta sa aking laging ginagamit na bike. So, medyo manipis na rin. So, baka brake pad ang problema. Tsaka, paano malalaman kung puno ang mineral oil, nagpalit ka ng brake pad, kung anong mangyayari. Ayan, so, isa-isahin din natin yun mga guys. Ayan, so, mga guys, maraming salamat sa nag-subscribe sa akin. Sa mga hindi pa nag-subscribe, pa-subscribe naman po sa aking YouTube channel. So, marami pa tayong bikes na i-video. Ayan, so maraming salamat po sa panonood. Sana nakatulong po yung aking maikling video na sa mga gustong malaman kung okay pa ba yung hydraulic oil nila or okay pa ba na medyo malalim. So, mas mainam talaga. Laging bago ang mineral oil. So, kahit sabihin mo, nauubos ba yan? O matagal naman siguro maubos. Pero mas mainam. Kung gamit ka ng gamit, lagi mo nagagamit ang brakes. So, parang ganda malaman kung madumi na ba? Or maraming bubbles. Yan. So, para safety tayo sa ating pagbiyahe mga guys. Yan. So, maraming salamat po. Pasubscribe naman dyan sa mga hindi pa nagsubscribe. Sa mga nagsubscribe. Maraming salamat. Laking tulong po yun sa akin.